Pagdaan ng SUV sa tabi ng umuurong na delivery truck sa gilid ng highway, nasagi nito ang kasabayang tricycle na nasa inner lane. Halos tumagilid ang tricycle bago ito sumalpok sa kasalubong ng motorsiklo. Patay ang tricycle driver habang sugatan ang rider. Ayon sa barangay, mabilis na tumakas ang SUV pero nahuli rin ang driver nito sa Urdaneta City. Posibleng managot ang may-ari ng takoyaki business na gumawa ng nag-viral na April Fool's prank ayon sa DTI. Yan ay matapos ang pag-amin niyang scripted at marketing stunt ang pagpapatatu sa noo ng kinuntsaba niyang lalaki. May report si Ivan Mayrina. Aamin na ako. Oo, nagsinungaling ako sa inyo at gusto kong humingi ng tawad. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral. Yan ang inamin na may-ari ng takoyaki business tungkol sa kanilang challenge na itinaon sa April Fool's Day. Isang lalaking kumasa sa hamon nilang ipatatu sa noo ang kanilang logo kapalit ng 100,000 pesos. Noong una, inanunsyo ng store owner na prank lang ito at tila nabiktima lang ang lalaki. Kaya inulan nito ng batikos. Pero kasabi nito ay ang pag-ulan din ng tulong mula sa ibang brand at negosyo para sa lalaki. Pero hindi palang lalaki ang totoong biktima at na-prank dito, kundi ang netizens. Sinimulan ang plano noong August 29, 2023. Nagpahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing magpatattoo sa loob. Dala ng pangangailangan, hindi ako ng pasensya. Scripted to lahat. Dahil sa pag-amin ng store owner na scripted ang prank para sa promo ng negosyo, sabi ng Department of Trade and Industry, pwede siyang papanagutin. Kung inaamin niya na marketing gimmick yan, at kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation ng conducting ng promotion without securing first a DTI sales promo permit. Required ang mga negosyo na kumuha ng permit mula sa DTI para sa mga promo. Kung sakaling nag-apply nga nag-viral ng takoyaki business para isagawang April Fool's prank bilang isang sales promo, posibleng hindi rin daw ito pumasa. Paano ba manalo dito sa sales promotion na to? At kung ano man yung pinapagawa nila para manalo, tama ba ito? Wala bang illegal dito or immoral dito? Paglilinaw ng DTI, wala silang kapangyarihan bawiin ang business permit ng isang negosyo. Pero kung may magreklamo sa DTI, maaari nilang idulog ito sa rakol na pamahalaan na siyang may kapangyarihan magbigay at magkansela ng business permit. Tumagi magbigay ng komento may-ari ng takoyaki business nang makausap namin sa telepono. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang mataas sa presyo ng mga bilihin umano ang kalimitang dahilan ng pangungutang ng mga Pilipino ayon sa isang ekonomista. Sa hirap din ng buhay, hirap din ng ilan na makawala rito. Ang payo ng mga eksperto para makalaya sa utang sa report ni EJ Gomez. Sa hirap ng buhay, madalas daw napupunta si Vivian sa London. Loan dito, loan doon. Ang perang inutang, ginagamit niya para sa matrikula ng anak o puhunan sa tindahan. Yung budget namin na pambili ng pagkain, binabawasan pa na para itira sa tubig, ilaw, bahay. Dahil sa matinding pangangailangan ng pamilya, nangutang naman si Irene sa bangko. Pero ang pansamantalang kaluwagan, may kapalit na stress nang ang utang lumobo sa 387,000 pesos. Nagrarattle ako, wala akong ibayad. Pinakakaba ko yung sinasabing nasa branch, ganun-ganito na raw ang kaso ko. Kailangan din nila kasing humiram din para ano, para kailangan mabayaran din yung mga gastusin, no? Kailangan talaga mas mabilis yung pagtaas din ng kita para makahabol. Ayon sa isang ekonomista, mainam kung mapapabuti ang sektor ng agrikultura at manufacturing. Mabuboost yung productivity, dadami yung output, bababa yung production cost, bababa yung presyo ng bilihin. Na kung matutupad, posibleng makatulong para mabawasan ang pangungutang ng mahihirap na Pilipino. The policies are there, the laws are there. Often the challenge is making sure that this all cascades down. You can only create the enabling environment from the government side. The actual catalyst for all of this will have to come from the private actors. Pero kung hindi talaga maiiwasang umutang, kailangan ano din, dagdagan yung kita.
or maganap ng mas mataas na kita, whether locally or abroad. At para makawala sa utang, payo ng isang financial expert. Ilista yung mga utang mo, lalo na kapag marami kang utang, and then i-prioritize mong bayaran yung pinakamaliit. Itodo mo lahat doon, tapos yung mga ibang utang mo, minimum lang yung payment until such time na nabayar mo na yung pinakamaliit na utang mo. So mag-move ka doon sa next na pinakamaliit. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May panibagong arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quibuloy. Ipinaaresto siya at 5 pang akusado ng Pasig Regional Trial Court para sa kasong qualified human trafficking. Ibinasura ng korte ang hiling ni Quibuloy na suspindihin ang anumang criminal proceedings at ang pag-i-issue ng warrant of arrest habang may nakabinbin pa silang motion for reconsideration sa Department of Justice. Non-bailable offense ang qualified human trafficking na inihain ng DOJ prosecutors laban kay Quibuloy. Ikinatuwa ng DOJ ang paglalabas ng panibagong warrant of arrest laban kay Quibuloy. May arrest warrant din laban kay Quibuloy sa Davao City, kaugnay naman sa kasong child abuse. Ipinaaresto rin si Quibuloy ng Senado matapos i-cite in contempt dahil sa hindi pagdalo sa mga Senate hearing. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Quibuloy. Pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa mga magbabakasyon sa isla ng Boracay, doble ingat sa heart urchins. Ayon sa Community Environment and Natural Resources Office sa Boracay, biglang dumami ang mga yan sa baybayin. Tingin nila may kinalaman ito sa init ng panahon. Mano-manong inaalis ng mga taga-LGU ang mga heart urchins sa beach na kauri ng sea stars at sea cucumbers. Babala nila sa mga turista, huwag hawakan ang mga ito dahil maaaring mangitim o magkulay ube ang bahagi ng katawang madidikitan ng mga tinik o spine nito. Narito naman ang tips sakaling matusok ng heart urchin. Agad ibabad sa mainit na tubig ang apektadong bahagi. Tanggalin ang mga tinik gamit ang chani. Hugasan ang apektadong bahagi ng sabon at tubig. Lagyan ng bandage. Obserbahan kung magkakaroon ng allergy o impeksyon. Pumunta sa ospital kung kinakailangan. Streaming na simula bukas ang kauna-unahang sports podcast ng GMA Integrated News, ang Game On. Game On! My name is Martin Avier. Hosts nito sina NCAA main anchor at 24 oras host na si Martin Avier, sports commentator na si Anton Rojas, at NCAA analyst Martin Coach Hammer Antonio. Kabilang sa mga pag-uusapan ng mga makabuluhang kwento ng inspirasyon ng mga atletang Pinoy, mapapakinggan ang Game On sa major streaming platforms gaya ng Spotify, Google Podcasts at Apple Podcasts. Mapapanood din ito sa Facebook at YouTube channel ng GMA Integrated News. Nadiskubre sa isang sakahan sa Makilala, Cotabato ang mga butas na may kumukulong tubig. Una raw nakita ng may-ari ng sakahan ang mga butas pagkatapos ng lindol noong 2019. Pero kamakailan lang niya napansing nagkatubig ang mga butas at kumukulo pa. Inireport niya ito sa lokal na pamahalaan na bumisita sa lugar. Sa mismong sentro ng sakahan natagpuan ang isang butas na animoy hot springs sa laki. Ang ipinagtataka ng may-ari, kapag natutuyo ang gilid ng mga butas, may naiiwang tila pulbos na kulay ginto. Sabi ng FIVOC, sa Kidapawan, posibleng may fault system sa lugar. Kinumpirma rin nilang iron ang nakitang pulbos. It's a big, big relief. Kasi para sa kapayapaan ko, kapayapaan niya. Amerikanong ex-partner ni Bokwang na si Lee O'Brien, pinadeport dahil sa kawalan ng proper working permit. Blacklisted din sa Pilipinas. Dante Squad, nagbakasyon sa Amerika. Tila mini-social media detox din daw ito para sa pamilya, kaya hindi sila gaanong nag-post. Matapos ang negosasyon sa kampo ng Australian singer-songwriter na si Lenka, viral hit song na Celos ng Bangsamoro pop singer na si Shaira Moro balik sa streaming platforms. Naka-credit ito kay Lenka bilang composer ng original track na Trouble is a Friend. Day in ng New Jeans,
on break muna dahil sa foot injury. Loud agency ni Blackpink Lisa, pumirma ng partnership sa American label na RCA Records. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala raw isinuko ang Pilipinas sa China. Sagot yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinabi ni Pangulong Marcos na horrified siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni Duterte sa China. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the Chinese China Sea. The only thing I remember was that status quo, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is. Mr. President, I am urging, I'm challenging you, repair it. Di subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Sinabi ni Duterte na noong bumisita siya sa China bilang Pangulo, iginiit niya raw kay Chinese President Xi Jinping na may bahagi sa South China Sea na pagmamayari ng Pilipinas at gusto niyang pagkunan nito ng langis ng bansa. Pero sagot daw ni Xi, huwag itong gawin dahil maaari itong mauwi sa gulo. Sa bagong pahayag naman ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, dapat tuparin ng Pilipinas ang pangako nito. Hindi raw sila papayag na magdala roon ang Pilipinas ng construction materials at magtayo ng pasilidad at permanenteng outpost doon. Kinaliwa ng dalawang babae sa Pasig City na nagplanong sorpresahin ang kaibigang may birthday. Imbes kasi na ang celebrant, sila ang nasorpresa. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Katok, sabay, takbo. May cake para sa sweet surprise. Hanggang sa pinto'y bumukas at isang babae ang lumabas. Este, ibang babae ang lumabas. Edi sila ang nusurpresa. Dapat kasi ang kaibigan nilang si April ang susurpresahin. Kaya take two, siniguro na nilang tama ang pinto. Ang birthday girl kasi ang nagyayang kumain sa labas. Pero naisipan ni Jessa at Freya na magbigay ng birthday cake na first time daw nilang ginawa. Pero parang hindi na nila uulitin. Kaya reminder daw kapag may susurpresahin, lahat ng detalye siguraduhin. At baka tulad nila, kayo ang masurpresa. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.